So for today's video, usapang Facebook na naman tayo. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin makikita yung ating mga restrictions or yung ating mga violations sa ating Facebook account at kung paano natin i-delete yung mga restrictions. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung paano ito gagawin, din wag na wag niyo pong skip yung ating video para mag-guide kayo sa step-by-step process at para masundan niyo talaga, guys, yung ating gagawin dito, okay? So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, then consider subscribing and click the notification bell para lagi kayong ma-update sa ating mga bagong updates o mga bagong kaganapan dito sa ating channel. At kung nagustuhan niyo po yung ating video, then don't forget to like this video and then mag-iwan ka na rin po ng comment kung ano po yung mga masasabi niyo regarding dito sa topic natin today. At kung sa tingin niyo rin po na helpful po yung ating video at maaaring makatulong sa inyong mga kaibigan or mga kakilala, then wag pong magdalawang isip na i-share yung ating video para malaman din po nila, okay? Dito tayo ngayon sa akin Facebook account. So, yung unang-unang gagawin natin dito is i-click muna natin itong 3 lines sa taas. And then dito sa baba, ayan, i-click lang po natin itong help and support. Then punta ka po dito sa support inbox. So, i-click mo lang po yung your alerts. And then dito, guys, makikita mo kung ano yung mga violation mo. So, dito sa bago kong Facebook, wala akong violation, guys, no? So, clear na clear tayo dito. Pero dun sa isa kong account, ipapakita ko sa inyo. So, yun lang, guys, ha. Unang-una, punta ka dito, guys. And then, dito sa baba, ulitin natin para siguradong masundan nyo. I-click nyo po itong support inbox. And then, dito sa your alerts, dyan nyo po makikita yung mga violations ninyo. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung aking old Facebook account para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga karaniwang violation ko na nagagawa sa Facebook. Okay? Okay, so andito na tayo sa old account ko, guys. So, click lang natin ulit yung help and support and then support inbox. And then, ayan, sa your alert, makikita nyo dito yung mga violations ko, guys. Okay? So, sa mga nakikita ko dito, guys, ayan, so click natin yung isa. So, mostly sa mga violation ko dito, guys, is yung mga shared post ko. Kaya, ingat kayo sa mga pag-share ng mga post. Especially kung sa tingin ninyo is merong nalabag na policy sa Facebook. So, tingnan nyo muna, guys, yung mga post ng ibang mga creator or mga content creator dyan. So, bago nyo po yan i-share, tingnan nyo maigi kung hindi ba yan nakakalabag sa mga policy or guidelines ni Facebook. Kasi yan po yung mga karaniwang nakikita ko dito, guys. At mag-ingat rin po kayo dun sa mga topic is about political issue, yung mga ganun. Kasi kapag nalaman ni Facebook na hindi totoo yung post na yun, pero shinare nyo, guys, magkakaroon din po kayo dyan ng violation. Kahit hindi kayo yung nag-post pero shinare nyo po yan, magkakaroon pa rin kayo dyan ng violation. So, minsan kasi may mga nagpa-fact check dito. So, nagkaroon ako nun pero na-delete ko na siya dito, guys. Okay, so mostly na lang dito is yung mga shared post ko. So, post ng ibang tao or post ng ibang mga content creator na shinare ko tapos nagkaroon ako ng violation doon. Kaya ingat-ingat sa pag-share ng mga post ng iba, guys, okay? So, ngayon, para ma-delete natin yung ating mga post or yung mga post natin na against sa community standard ni Facebook, is punta ka dito sa hanapin mo naman dito, guys, yung settings and privacy. Click mo lang yan and then punta ka dito sa settings. Okay, and then hanapin mo dito yung okay, so activity log. Okay, so i-click nyo lang yan. So pwede nyong ulitin yung ating video para talaga masundan nyo, guys, no? So pagdating mo dito sa activity log, ito yung makikita nyo. So i-click nyo lang tong manage your post.
Okay, so dito natin makikita yung ating mga post. So, kung makikita nyo dito, guys, ayan, June 19, June 15. So, lahat ng post natin makikita natin dito. Pero, paano kung yung gusto mo lang na i-delete is yun lang again sa community, yun lang may violation, no? So, yung gagawin mo dito is i-click mo lang tong filters. And then dito sa dito guys, lagyan mo lang dito ng date, okay? So click mo yung date and then ilagay mo dito yung date kung anong date yung post niyo na merong violation. So halimbawa, yung violation mo is nung June 15 or sige last year. Sabihin natin last year. So i-click mo lang yung date or yung year sa taas tapos i-click mo yung 2002 kung halimbawa last year ka nagkaroon ng violation. Tapos, kung halimbawa naman yung month doon is August. So, yan. Click mo lang to and then mapupunta ka na sa August. Tapos, piliin mo kung anong date yon ng post mo. So, halimbawa 4. And then, click mo OK. So, madi-display po yan. So, i-click pala natin yung done. Okay? So, madi-display na po lahat nung post nyo nung August 4, 2022 dito. So, wala akong post nung August 4. Okay? So, hanap tayo ng ibang date. So, hindi kasi ako masyadong nagpo-post talaga. So, click natin yung date. So, hanap tayo ng ibang mga post. So, halimbawa nung December. Okay, so sure ako meron tayo dyan. December 25, sabihin natin, no? Kasi yan, meron talaga akong post dyan. So, 2022, tapos hanapin natin December 25, ayan. Then, okay. And then, click done. So, ayan yung ating post noong December 2025. So, isa lang yung post ko. Okay, so, ganun lang guys para makita nyo or ma-search nyo yung date nung post nyo na nagkaroon ng violation. Ganun yung gawin nyo. So, yun na po yung i-delete, then i-check nyo lang po yung box at i-click nyo lang po itong my trash sa taas. So, ganun lang po kasimple guys mag-delete nung ating post na merong violation. So, makikita nyo naman dito sa inyong violation kasi meron siyang date, okay? So, balik tayo. Tingnan natin yung date. Okay, support inbox, and then your alerts. So, ayan, makikita nyo naman dito yung mga dates, guys, kung kailan kayo nagkaroon ng violation sa Facebook. So, ganun lang po kasimple yung gagawin, guys, para ma-delete po yung inyong mga post na nagkaroon ng violation. Okay, so, I hope na nakatulong tong tutorial natin today. So, yun, kung nagustuhan niyo po yung ating share ngayon na video, then huwag niyo pong kalimutan na i-like yung ating video. And then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, then mag-subscribe ka na para sa mga upcoming updates or upcoming video na i-upload natin dito sa ating channel. So, that's it for today. Again, maraming salamat and God bless us all.